magandang araw po mga ka-agri. Charlie Cruz po ng Candice Gin Farm para sa Agrihan Tayo ng Agri TV at iba pa. Kasama sa Hanap Buhay. Mga ka-agri, nandito po tayo ngayon sa Soler Farm. At kito yun naman, ano ba yung tanim nila? Ay, dragon fruit po. Itong dragon fruit, ito considered to as a wonder fruit, ika nga, dahil po very rich in antioxidant. Tapos po, high in fiber, rich in vitamin C. Nagsimula po ito ang tinanim, unang-una yan sa South America. Pero ngayon dito sa atin, marami na nagtatanim yan kasi po, very adaptable po ito sa mga tropical countries. Tara na! Samahan niyo ko at nang matutunan natin pag-aalaga ng dragon fruit dito. Ayan po mga ka-agri, kasama po natin ngayong araw ang main man ng Soler Farm, yung aking kaibigan, si Edwin Cervantes. Magandang araw sa iyo, pare ko. Magandang araw. Pare, kwento mo naman sa amin, paano ba nagsimula itong Soler Farm? Nag-start to, nabili ni Ryan Soler itong lupa rito ng 2016. And then, nag-isip siya kung anong magandang itanim. So after that, may nag-suggest sa kanya na dragon fruit. So nag-start kami sa small muna, dito muna, inside ng zone 1. Yan ang inumpisa namin. Ng 2016, 2017, nag-clear na rito and then nilagay ang mga puno na yan. And then, 2018, doon kami nag-start ng harvest. Para ano ba yung exact location natin? Anong nakakasakop dito sa Soler Farm? Ito ay nasa Tandang Kutso, Sitio Manhain, sa Tanay, Rizal. Ngayon, para ito, itong sa pagtatanim ng dragon fruit, ano yung bukod doon, siyempre, sa area, no? Mm-hmm. Ano yung mga major investment mo na kailangan mong iprepara at ihanda sa pagtatanim nito? Unang-una yung poste. O, dahil ito, poste, talaga, yung poste lahat, ano? May poste. Tapos yung gulong ng tricycle. Yan, sa poste pa lang magkano na cost niyan eh. Nung una, bumibili kami ng gawang poste na. Pagtagal nung itinanim na yung zone 2 tsaka zone 3, nagkaroon na idea si Ryan na bumili tayo ng hulmahan. So, kami na naghuhulma, gumagawa ng poste, bumibili na lang kami. Ang binibili lang namin yung gulong ng tricycle. Ayun pare, napag-usapan namin 'yan. Gulong ng tricycle, napakaraming gulong ng tricycle nito. Saan kayo kumukuha niyang gulong na yan? Dito sa C6, doon, iikot-ikot kami, bibili namin, nahanap kami ng mga gumagawa ng mga motor, yun ang binibili namin. Napansin ko marami rin palang variety ito eh. Meron akong nakita na yung pula yung loob, meron puti yung loob, meron namang dilaw. So, ano yung specific na variety na naandito sa Soler? Sa amin, yung Moroccan Red kung tawagin. Yan ang pinaka magandang tanim dahil pula siya, tsaka yung lasa niya, mas maganda yung tamis niya. Kaysa rin sa mga white or yellow ices. Pare ko, halimbawa, ito ba, ano yung pangkaraniwan nating nakakasalubong? Mga namimit mong problema rito. Kasi ilang years na rin kayo nang growing itong dragon fruit. Ano ba yung mga major concern natin? Major concern yung canker talaga eh. Meron kaming ano yung canker? Ano yung canker? Canker is like fungi. May fungi siya na nagdidilaw yung mga leaves ng dragon fruit. So until now, wala silang pamatay or pang-cure. So right now, ang ginagawa namin is pruning tapon. Pero until now, tinitignan nga namin, nagre-research kami kung meron talagang fungicide na babagay doon. Pero until now, wala pa rin eh. Until now, sa market, wala eh. Dito ba, kailangan ba ito ng paano ang fertilization nito? Meron ba siya? Meron, oo. Yung chicken manure. Chicken manure, ha? Yun ang ginagawa naming fertilizer dyan sa dragon fruit. So, natural pa rin? Natural pa rin, oo. Talagang kailangan, wala yung mga chemicals and everything eh. Dahil kasi, kinakain yan eh. Saka itong ating dragon fruit, parang ang ano to eh, wonder fruit na makatulong sa health natin. Yun nga ang inaanap. Kaya ginagawa namin, possible na gawin namin na puro organic ang ilalagay. Eto pare, alam ko kasi ako, lugar ko dito rin sa Tanay, Rizal. Ang dami rito, fruit fly. Yun. Gaano nakaka-apekto sa inyo ang fruit fly dito? Yun, ang malaking problema rin yan, yung fruit fly. Kasi manipis ang ng dragon fruit eh. Pag natuka nila yan at naanuan nila, makikita mo may lumalabas na juice. Yun, reject na kaagad yun automatically. So sa cost namin, malaking epekto na yun. Ilang tonelada
sa isang season ang naaanin yung dragon fruit? Sa isang harvest is more than isang 8 or 10 tons. So in season, oo, nasa maybe 50 tons or 60 tons. Wow, ganun karami yan, ha? Kaya po mga ka-agri, ha? Pahapyaw pa lang po yan. Sa susunod na linggo, mas detalyadong usapan. Ano yung paano nga ba yung pag-aalaga nitong dragon fruit dito po sa Soler Farm. Kasama pa rin natin, ating kaibigan, Sir Edwin Cervantes. Okay po, magkita-kita po tayo dito sa Soler Farm sa susunod na linggo po para malaman nyo kung paano po mag-alaga ng dragon fruit. Mga ka-agri, muli po, Charlie Cruz ng Candice Gin Farm para sa Agrihan Tayo ng Agri TV at iba pa. Kasama sa Hanap Buhay!